This story happened nung first year ako sa college. Sumali ako sa isang cross-dressing competition. Yes, cross-dressing competition. So it's a yearly competition for straight guys and straight guys only. And for one night, ako with other ibang mga alay na lalaki mula sa ibang college orgs, kailangan namin mag-bihis babae. Magsalita na parang babae, sumayaw na parang babae, and mag-perform habang naka-crossdress kami. I remember nagpo-box pa ako for that competition. And malaking alay yun for my student org, pero naisip ko, isang gabi lang naman, and ano ba naman yung isang gabi compared to a lifetime of a story to tell. Yun pala, I didn't know that this experience was going to be remembered for completely different reasons. So inabot ng midnight yung cross-dressing competition. Umuwi na halos lahat ng orgmates ko. Ang natira na lang ay yung buddy ko, let's call her B, at yung close friend ko na tatawagin kong boss. So headcount, tatlo lang kami, ako, si B, tsaka si boss. After nung competition, kailangan namin ibalik yung props, yung wig, basta lahat ng stuff na ginamit din sa competition, ibabalik namin sa tambayan ng org ko, nasa ibang building pa from where the event took place. May kotse si B, tsaka kasama niya yung driver niya, kaya madali lang sa amin dalhin yung props mula dun sa event place, papunta dun sa tambayan ng org namin. Naalala ko si B, sobrang lakas niya tumawa, kasi ang kwento niya, nung tinanggal ko daw yung wig ko, biglang nawala yung magic. Kasi, from being a cute anime girl, kasi mukhang ganun yung itsura ko, naging homeless, moneyless, pawisang drag queen yung itsura ko na may kasamang matching dissolving face makeup. So basically, parang naging Joker, minus the appeal. Kaya, gets ko kung bakit. Tawang-tawa siya sa itsura ko. Okay, so hating gabi na, and pagdating namin dun sa building, naitatago ko na lang sa pangalang Not Yamas Hall. Nakita namin si Kuya Manong guard sa entrance. So yung building ay may two floors. Yung nag-iisang ilaw sa building, sa buong building, ay yung ilaw sa station ni Kuya Manong guard. Sa pagkakaalam ko, may switchboard yung building para di mabuksan yung ibang ilaw anywhere else in the building kapag ganung oras na. So, para makakit sa tambayan ng org namin, kailangan namin tumawid sa hallway na walang ilaw, umakit sa stairs na walang ilaw, tumawid ulit sa isa pang hallway na ayun, wala rin ilaw. So to do that, nanghiram kami kay Kuya Manong guard ng dalawang flashlight. Yung isa na kay B, tapos yung isa na kay boss. Habang pakit kami sa second floor, tumatawa pa rin ng sobrang lakas si B, which as I said is understandable kasi ang pangit ko nga. Kaya I didn't see yung itsura ko nun, but I totally understood. So, pagdating namin sa tambayan, binuksan namin yung lock, binuksan namin yung pinto. Pumasok kami sa room, tapos iniwan namin yung lahat ng props sa isang bench. Tapos, out of nowhere, biglang may umubo sa likod namin. Well, actually, sa likod ko. Kasi dun sa group namin, habang naglalakad, ako yung nasa pinakalikod. So, isang soundbite lang siya. Okay, pero it's distinct enough tsaka loud enough para marinig naming tatlo. Siya yung tipo ng ubo na parang kapag ine-excuse mo yung sarili mo, pag ina-announce mo yung presence mo, so to speak. So parang ganito siya. So ang nasa isip ko lang nun, right after that happened, ay saan galing yon? In all caps. Okay? Hindi ako nagpanik, hindi ako natakot. Alam kong galing sa likod ko. Alam ko rin narinig ni B tsaka ni Boss kasi they were talking. Pero right after narinig namin yung ubo, they stopped talking tapos nagtinginan sila. Tapos at that moment lang tumigil sa pagtawa si B. So itong si Boss, mabilis siya. Ang sabi niya agad, narinig niyo ba yun? Pero syempre, mabilis din ako. At deep down, I think, alam ng subconscious ko na ayokong magpanik yung dalawa. So, out of nowhere, bigla ko din sinabi, ako lang yun, no, to reassure. Pero it was definitely not me.
kasi masyadong malalim yung tunog to be me, and hindi ako yun, for the record, hindi talaga ako yun. Okay, hindi ko alam saan galing yung thought or yung sagot kong yun, pero alam kong nakatulong kasi walang nagpanic at that moment. Alam ko kapag may isang biglang tumakbo sa amin, tatakbo na rin yung dalawa. Ang hindi ko magets at that moment ay kung gano'ng ka-absurd yung nangyayari. Kasi isipin nyo, hating gabi, walang ilaw, nasa gitna kami ng madilim na building sa UP, tapos naka-cross-dress makeup ako, tapos may disembodied na ubo sa likod namin. Okay? It was so absurd. But apparently, hindi pa pala tapos ang mga ganap. So, lumabas kami ng room, sinara namin yung pinto, nilock namin yung lock, tapos naglakad kami sa hallway sa second floor. Bago kami umabot sa staircase pababa, nag-off yung flashlight ni B, tapos sabi niya, hala, namatay. Naalala ko yung tunog ng flashlight habang paulit-ulit niyang in-on tsaka in-off yung switch para mapagana, pero ayaw talaga gumana. Tapos yung flashlight ni boss, gumana pa naman. Kaya, ayun, thank God for that. Pagbaba namin sa stairs, dumiretso kami kay Kuya Manong Guard na hindi naman kami napalayo kasi yung station niya ay katabi lang nung nag-iisang exit sa building. Tinanong namin si Kuya Guard kung may ibang tao sa building, like baka may nag-overnight or may nag-experiment, may nagtitesis, ganun. Pero ang sabi niya, wala daw ibang tao sa building. Siya na lang daw. Okay? So, thank you kami ng tinginan, tapos bumalik kami dun sa sasakyan ni B kung saan naghihintay yung driver niya. So, pag-upo namin lahat, tapos pagsara ng door ng car, ang una kong sinabi, pero sa totoo lang, hindi talaga ako yun. Sabi ni boss, alam naman namin na hindi ikaw yun, na may kasamang tawa. So, I realized na everyone knew what was happening. Gets namin lahat. Pero at the same time, nagkaintindihan din kami na bawal magpanic. No, hindi namin sinabi na okay, wala magpapanic. That we didn't have to be that direct. Nagkaintindihan na lang kami, I guess. So, syempre, narinig ni Kuya Driver yung pinag-uusapan namin. So, kunwento namin lahat sa kanya. After all of that, ang sabi ng driver ni B, baka pinapatahimik kayo. Ganun. So, pinag-isipan kong mabuti yung idea na yun habang andong kami sa sasakyan ni B. Tapos, na-realize ko na tumigil lang siya sa pagtawa after nung... Okay, four facts. Number one, I am certain na galing somewhere sa likod ko yung ubo. Like, mamatay man ako ngayon, no joke intended, or no pun intended, whatever. Papanindigan ko yun. Okay? Papanindigan ko yun. It came from somewhere behind me. Number two, alam kong narinig ni boss tsaka ni B yung ubo. So, imposibleng hallucination lang yun. Kasi if it was an auditory hallucination, it doesn't make sense for all three of us to hear it at the same time. No, we heard the same exact thing at the same time. And more importantly, kung hallucination lang yun, dapat isa lang sa amin makarinig. Okay? Okay, number three. Sure kaming walang ibang tao sa building. Okay? Period. Obviously, walang dahilan magsinungaling si Kuya Manong Guard. Kasi, di ba, anong klaseng security guard ka kung magsisinungaling ka, di ba? At we had to walk across a hallway, climb the stairs, walk across another hallway to get to the room. Pero wala talaga kaming nakitang bukas na ilaw. Kahit yung ilaw sa CR, wala talaga. Naka-off talaga lahat kasi nga may switchboard for that time. Para ang ilaw lang na magbubukas ay yung dun sa station ni Kuya Manong Guard. Okay, number four. Hanggang ngayon, wala talaga akong explanation sa mga pangyayari nung gabing yun. And as it stands, ang explanation lang na pinakamalapit sa common sense for what happened ay yung explanation ng driver ni B. Pero,
ako mismo, kahit ngayon, hindi ako fully convinced sa explanation na yun. Ang alam ko lang talaga, si Bee yung tumawa ng malakas. Flashlight lang niya yung biglang ayaw gumana nung palabas na kami. And hindi ko to kinukwento, hindi ko to sinasabi to convince anyone that there's life after death or there's something after death. Kasi I think yung ganung kabigat na claim ay nangangailangan ng mas mabigat na evidence. Hindi siya mapapatunayan ng isang disembodied na ubo. Aminin ko na lang, I guess, na hanggang ngayon, ayun nga, hindi ko mapaliwanag yun nangyari. And walang sinumang mga pagde-deny sa akin nung experience, yung experience ko, kahit pa na sarili ko. So I guess mabubuhay na lang ako knowing na may mga bagay talaga hindi ko maintindihan, hindi ko may explain ever. So ayun, happy Halloween guys.